Nandito po tayo ngayon mga kaibigan sa Apa Farm. Dito na po nagtatrabaho si Tol Cobra. Kaya bihira siya makapag-rescue ng mga ahas. Pupuntahan natin yung kanyang mga alaga, yung mga pinapakain niya. Tara! Yung mga alagaan niya, dito sa zoo, meron siya dito ng ano, albino Burmese python. Ayan, mabait ba yan? Pwede ba yung hawakan? Ito yung ginagamit dito pag magpapapicture. So yung mga pumapasyal dito, pwede magpapicture dyan? Oo. Ibayad ba? Meron, 50 pesos. O, 50 pesos lang, pwede ka na magpapicture sa ahas. Hindi lang magpapasyal. Kung mapapansin nyo po, pagbukas ng cage niya, umangat yung ulo niya. Akala niya, papakainin siya. Kaya hindi natin siya pwedeng basta-basta kamayin kasi baka isipin niya na pagkain yung kamay natin, kaya kailangan gumamit ng stick. Si Dom Parot hindi lang yan, si Kuya Dom hindi lang pang ibon kahit saan. Naghihis, gutom na to. Naghihis siya. Ibig sabihin, sinakaya mo ba to? Ha? Ayaw niya magpahawak. Oo, kumain niya ng panok. Kailan? Wala kong pitsundo niya. Ha? Wala kong pitsundo. Anong kailan ba? Nandun sa natin ko, nakalag. Nag-hit. Pero pag nailabas na siya ng cage. Naingay, nag-iblas. Kamang na. Ayan. Isang taon na po ito. Basta mga ganito nag-release na ito ng mga 7 to 8 years. Pag 8 years na, guys, maliit po nga yung ganito, no? Umitimbang na siya ng 50 kilos. Bakit yun? Kita kami dalawa. Isa po itong albino Burmese python. Ayan. Tuwing kailan po pakain ito? 15 days. Mm. 15 days na bigyan namin siya. Ganda ng katawan niya. Healthy-healthy po siya. 2 kilos of chicken. Kaya na po nito kumain ng baboy. Pero yung baboy maliit lang. Tao. Kaso bata. kaya niya na rin kumain ng tao pero maliit na tao din. Pero hindi niya naman kakainin yung tao kasi maaamoy niya naman yun. Alam niya yung amoy ng pagkain niya at amoy ng tao. Mga ganito po, friendly po sila. Friendly sila. Kahit magutom sila, hindi sila mangangagat. So, gawin na natin. Pakita natin yung ibang alaga natin. Parehas lang sila, mas mahaba lang ito. Nagpapalit kasi ng balat, kaya hindi po pwedeng hawakan. Ito naman po, mga kaibigan, yung Burmese python din siya, pero normal lang, wala siyang kulay. Ito po guys ay normal Burmese python. Ito po siya. Masyado mabigat na kasi yun. Pero hindi po pwede lang. Ito mas maliit. Long is right yun. Ang gunang pasal niya. Bak-bak na. Indian Burmese python. So, ang Burmese python. Yan. Ganda ng kulay niya. Ganda ng pattern. Ang kinakain po nito ay mga kalapate, manok, mga kahit patay na basta may manok, kakainin niya pa. Ito po mga ahas na to guys, kapag hindi nyo sila nasanay sa paghahawak, mag-iiba po yung ugali nila, tatapang po sila. So, ito ay isang Burmese python. Normal, ito naman ay albino Burmese python.
Punta naman tayo guys sa mga ball python. Ano po ang facility ng mga ball python, mga kaibigan? Ano lang to? Temporary. Temporary nilagyan lang ito. Ililipat pa to sa mas malaking ginagawa. Ililipat din to sa mas, naulit ko lang, ililipat din sa mas maganda to. Ginagawa pa kasi yung facility. Ito po yung pastel ball python. Dungan sa maliwanag. Ito guys, dito tayo sa maliwanag. Ito po yung ano niya, pattern niya. Ganito lang po kalaki yung adult size ng ball python. Hindi po siya lumalaki kagaya ng mga Burmese. So ito lang yung ano niya, ordinary size. Kahit mag-alaga ka ng ano, 100 ball python, hindi ka mahihirapan. Kasi nga, hindi naman siya lumalaki masyado. Sa paglilinis naman ng kanyang mga cage, ayan, tatanggalin na yung kusot kapag meron na mga dumi. Ito pa po yung iba. Ayan, normal, may pagka-spider yan. Ito po yung, normal ball python. Ito po yung, pastel spider. Mga pets po yan. Ito po yung pied. Ano ba? May puti. Kaya siya tinawag pied. Ito naman po. Ito guys, spider din yan. Ito din, may pagka-spider. Ito na nalagay dito. Head caramel. Yung nakalagay. Ayan po ang mga ahas dito sa APA Farm na makikita po ninyo na pwede po kayong magpakuha ng litrato. Magbabayad lang po kayo ng 50 pesos. Tama po ba? Iga-guide po kayo ni Tol Cobra sa pag-handle. Ito mga ito naman po ay mga alaga naman po ito. Kaya mababait po sila. Mas mabait pa po sila sa aso. Yung aso, tatahulan ka pa nyan kapag hindi ka kilala eh. Itong ahas, kahit sino po humawak dito, okay lang. Ayan mga kaibigan, ang green iguana. Ayan, sa ibang bansa, naging peste na yun, di ba? Kita ko sa YouTube, nakarmi nila kasi kumakain daw ng mga gulay. Medyo makulit siya. Hindi siguro masyado na. Ayan, green iguana. Mga ilang buwan na to, kuya? Ang bata pa to, no? Bata pa yun. Ilang buwan na siguro, mga... May taon na rin siguro to. 10 months na. 9 months. Wala pang 1 year na. Ganda. Ang healthy siya, oh. Ito ay isa, great, May pagka-red. Red iguana. Ito po yung red iguana. Hindi ko pa nakuha na ng, hindi ko pa nabawasan ng kuko. Hindi pwedeng ilabas kasi mahaba ang kuko na halmot. Ito po guys, magpapakain tayo ngayon ng Palawan Beer Cat. Ito po siya. Palawan Beer Cat. Nakita niyo po yan dito lang sa Pilipinas. Ayan ang ating beer dito sa Pilipinas. Meron din tayong beer bukod sa alak, meron din beer cat. Daddy mabait din, masungit. Ayan ang beer cat guys, nag-iisang beer sa Pilipinas. Uri siya ng beer. Natawag po siyang benturong sa Palawan ng mga tao doon. Kasama ang palad, minsan ginagawa siyang pangulam. Pero ngayon, mahigpit na pinagbabawalan pag
pangangaso sa mga gantong birkat. May kaukulang parusa. Dali. Ang bango ng amoy niya, amoy prutas. Ayun yung kinakain niya. Pakain din ba siya? Kumakain din siya ng mga meat, no? Bukod sa mga prutas, kumakain din po siya ng mga meat. Kumakain siya ng mga ibon-ibon, mga lizard. Amoy panda ng... Mabango po siya. Amoy panda. Panda? Panda. Daddy? Wala. Pangalan po nito ay Teddy. Aba yung ano. Ayan si Betcat. Mas kilala natin sa pangalang Musang. Ayan. Kinakain naman po nila ay chicken head. Ayan. Nung naabutan na sila, pumupunta na sila sa malayo. Sila po ang Malayan Civet Cat. Iba pa po yung ano, Civet Cat. Makikita po sila dito sa atin sa Luzon, sa mga bundok. Ay, ganun din po yung kanilang ano, ginagawa din silang pang-ulam ng mga tao sa bundok. Sa pangangaso. Yung lahi po nila mas konti kumpara sa civet cat. Mamaya po may papakainin tayong civet cat. Ito po ay Malayan civet cat. Pero tinira niya yung ano, may natira sa kainain niya. Nakuha niya lang yung katas. Punta na po tayo sa civet cat. Guys, yung ating ano, alamid. Ang pangalan po, ang tawag po dito ay civet cat. Kanina po, yung pinakita namin ay Malayan civet cat. Ito naman po ay civet cat. Teka. Pakainin po natin siya ng ulo ng manok. Ayan po. Ang ganda ng kulay niya. Kulay para namumuti. Civet cat. Ayan po yung itsura ng civet cat. Yung Malayan civet cat, mahaba po yung katawan at yung nguso niya. Yung ulo niya. Sarap ng kain nila. Crunchy. Ito lang ako. Makikita natin dito yung iba't ibang ibon. Tara, papasyal ko kayo. Nabutan natin nagtitraining si Kuya Dom Sparrow. Ito guys, sakto nagtitraining si Kuya Dom Sparrow. Isa siyang bird trainer. Ayan. O, tingnan nyo. Nagbabasketball ibon guys. Nice oh. Bird. Pick. Bird. Bird. Oh. Okay, sir. Nice umiikot pa. Oh, di ba? Nice very nice bird. Malupit doon. Kuya Dams, ilang araw mo natin sa na-training itong ibon mo? Nasa ano na siya? Oh, 1 week pa lang, guys. Umiikot na. Tapos nagdadump pa, oh.
ang lupit. Oh, di ba? Pati na hindi pa buo na yung awak ni carrot. Oh. Nice. Makikita niyo yung iba't ibang tricks ng training na ibon sa kanyang YouTube channel. Don't carrot, guys. Nalagay ko dyan yung kanyang YouTube channel. Pakibisita na lang po. Nag-uumpisa pala po siya sa pag-vlog, pero may matututunan po tayo dun, lalo na kung mahilig tayo sa mga ibon. Ayan, yung mga kaibigan kong mahilig sa ibon, bisitahin niyo po yung YouTube channel ni Kuya Tom. Pwede ko ba siya Nasa 4 to 5 years old daw po ito. Ayan, isa po ito, Macau. Blue and gold. Ayan. Basta nakaga po, kahit ilagay na. So dati matapang ito. Pag kahit nakilagay siya sa balibat. Ito yung ipit niya, hindi naman masakit. Play bite lang siya. Play ano lang. Play bite. Ang tawag doon sa toka. So ito, papakita ni Kuya Doms yung mga trainer niya, mga ibon dito. Kuya Doms, anong ibon po ito? Kulay pula? Ayan yung female ng Eclectus parrot. Ayan. Ayan. Kapag kulay green, yun ang male. Ito po yung gray parrot. African gray parrot. Ito naman po yung African gray parrot. Nakikita niyo po yan. Nagdadunk na din yan sa YouTube channel ni Kuya Doms. Ayan po. Naglalagay lang muna sa ngayon ng coins sa piggy bank. Ito naman pong ano, black sport focus. Black focus. Ganda niya. No? Paano malalaman pag babae o lalaki? Dini-dini test mo kasi. Dini-dini mo na sila mag sila mag. Ito naman po yung umbrella. Sulpo. At iba pa po yung umbrella. Iba yun. Sulpo, twisted kakato yan. Ito po naman po naman siya na mag-skating. Nagsasalita po ba yan? Oo, nagsasalita din sila. Pero sa ngayon, hindi pa sila nakakalita. Minsan, nagsasalita sila mag-isa. Medyo moody pa sila. Ang kadalasan naman ng mga parrot ay mga moody. Kapag gusto lang nila magsalita, makakapagsalita. Ah, ganun pala. Ito po. Ano pa ngayon po? Ayan yung Senegal parrot. Senegal parrot. Yung isa naman, yan yung only in the Philippines natin parrot. Ah, sa Pilipinas po makikita yun. Hello! Saan po sa Pilipinas ka makikita? Kadalasan dito kahit saan dito sa Pilipinas mayroon yan. Ah, sabi, kahit dito sa Laguna? Oh, marami din dito yan. So, ang kanyan, yun yung nakalagay sa 500 peso bill nyo. Kung meron kayo 500 peso bill, okay, sitahin nyo po. Meron po doon, blue-neck parrot po yung tawag sa kanila. Yan po yun. Ito naman po, Pilipinas yung bato. Hindi, mga bread yan. Mga import dito. Mga import na po sila. Originated yan from Solomon Island, Sumba, and Genya. Ayan, ito naman guys. Ano pong nangyari sa kanya? Bakit tabi dito kanya? Ayan na, ano yan. Inborn yan, mula pagkabata. Pero parehas lang po sila. Parehas lang sila. Guys. Kapag ka ganyan, pares yan. Ibig sabihin, yung isa male, isa female. Ano po yung male? Female. Dito. Bye po. Ibig sabihin kapag may mga ganyan kayo guys,
na, ibig sabihin nabuboard yan. Kaya dapat magbigay kayo ng isang ano, isang isang laruan nila o para mapaglibangan nila. O kaya kung kinakailangan mahawakan sila, katulad niya may mga tumutubo na sila. Kasi madalas ko na silang hawakan, madalas ko na siyang ilabas, hawakan. Hindi na siya masyadong nabuboard sa sarili nila. Ah, ganun pa rin. Nababagutupan sila, no? Partridge chicken yan. Ah, partridge yung sugo. Yung alam niyo yung kinakanta natin. And the partridge, may partridge. Sana. Sa Pasko, di ba? So, ayun na. So, ayun guys. Pinakitaan tayo ni Kuya Dams ng sample sa kanyang trainer. So, bisita po kayo sa kanyang YouTube channel. Umpisa pa lang po yun, pero asahan niyo po, may matututunan po kayo doon, lalo kung mahilig kayo sa mga ibon. Ilan taong ka na po pala sa mga ibon? Nag-start ako, year 2000. 2000? Oo, di na. Almost 11 to 12 years na ako. Puro trainer na talaga ang nag-training lang talaga ng mga katulad nila. So, ibang hayop din, nag-train ko rin. Basta katulad ng mga baboy, aso, pusa, yung ibon. So, iba't ibang hayop pala ang natitrain ni Kuya Doms. So, kahit mga agila. Mga agila, mas sanay ka po yun, yes, no? Yan ang pinaka-expert ko. Mga raptor. Mga raptor, mga hunter. Yeah. Maraming salamat, guys, sa panonood at pagbisita sa Kaya YouTube channel. Bye-bye.